Barangay Talubangi sa lungsod ng Kabangkalan upang tignan ang basura. Basura. Ano nga ba ang basura? Ang basura ay ang pinakamalaking problema ng mga tao sa kani-kanilang lugar. Pero ang mga tao po ang nagsisimula ng problemang ito. Hindi naman po nating maiiwasang magtapon ng basura. Pero kailangan po natin itapon sa tamang lalagyan o i-recycle natin. Alam naman po natin ang malaking problema ay nagsisimula sa maliit lamang. Masama po sa ating katawan at sa ating kapaligiran ang basura. Maaaring makadala ito ng sakit, polusyon, at makakaresulta ng baha. Puntahan po natin ngayon si Jack Earth, kung saan ipapakita niya sa ating lugar kung saan may mga basura. Salamat sa iyo, Lara. Narito tayo ngayon sa isang lugar kung saan maraming basura na nakakalat. Karamihan sa mga ito ay plastic o papel. Ngayon, tanungin natin ang isa sa mga taong nakatira rito kung ano ang mga epekto sa kanila. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Roy Catibos. At ako naman si Jack Erlamparero. Andito po kami ngayon sa Barangay Talubangi sa Sitio Pinanubol malapit sa Pampang ng Ilog. Upang magtanong ng kahit kunting impormasyon tungkol sa basura. Magandang araw po sa inyo mga nanay. Pwede po ba kaming magtanong kahit konting impormasyon tungkol sa basura? Aba, syempre! Ito po, ano po ba ang mga pangalan nyo? Ako po, si Innocencia de Diyos. At ako po naman ay si Ginang Maria P. Lopez. Ito po ang una naming tanong. Saan po ba galing ang mga basura? Syempre, sa tao. At saka dito maraming bahay na squatter, kaya maraming anak, tinatapon lang yung basura saan-saan. Nakaka-apekto po ba ang basura sa inyo? Siyempre. Kapag ang basura nakakalat, pag umuulan, lahat ng mga basura nakatipon sa kanal. Hindi makaagos ng diretso ang tubig, kaya yan ang apektado ang lugar, kaya laging nagbabaha. Ito naman po ang ikatatlo naming tanong. Ano po ba ang dapat kong gawin upang mabawas-bawasan ang mga basura dito? Siyempre, ang una nating gawin ng disiplina talaga sa sarili. Tapos, kailangan ihiwalay yung mga basura na dapat mapirahan or dapat talaga itapon. Tapos, disiplina talaga sa sarili. Yun lang. Salamat po mga nanay. Ngayon, pumunta po tayo kay Hazel Vargas. Salamat sa inyo, Jack Oratoreca. Ngayon po, narito po tayo kung saan kasama natin ang isang opisyalis ng ating barangay. Siya po si Kagawad Gatok. Magandang araw sa iyo, Kagawad Jose Gatok. Maaari po ba kaming magtanong sa inyo? Kagawad, bilang isang opisyalis ng ating barangay, ano po ba ang inyong proyekto upang mabawasan ang mga basura? May ginapahimok kami sa buong MRF sa barangay para nga ang basura tadi matipon kag amon ang pagdulog namon tingkob to sa ginatambakan sa basura kag may ara tang kada semana lang nga naghakot sang basura. Kung tungkol nga may natambo parte sa dulot ng basura do wala pamanggid. Hindi. Salamat po, Kagawad. May mga kalamidad po ba ritong nangyari dulot ng basura? Do wala pamanggid.
Salamat po ulit, Kagawad. Sino, ikaw? Diyos sa... 5, 5. 5, 4, 3, 2.